Halos nakita na yung bunbunan ni Madam sa sobrang nipis ng kanyang buhok, mga sis. Hindi naman daw siya nakaranas ng paglalagas ng kanyang buhok or hindi rin siya napanot mula dun sa mga last na hair services na pinagawa niya sa kanyang hair. Manipis lang talaga yung pinakatuktok ng kanyang hair, mga sis, kahit nung bata pa lang siya, or in short, inborn na daw talaga yan, mga sis. At simula nung nariband siya, mga sis, ay yearly na daw siya nagpapariband. At dahil mahigit isang taon na yung kanyang last riband, mga sis, at tumubo na rin yung kanyang regrowth na buhagag, so ngayon ipapariband niya na yung kanyang hair. Medyo hindi rin maganda yung last riband niya, mga sis, dahil may mga parts siya na medyo nag-freeze or nag-dry. So ngayon aayusin at ireriband natin ang kanyang buhok, mga sis, at ayaw na ayaw ni Madam yung flat na flat yung pinakatuktok dahil nakita nyo naman, mga sis, na kitang-kita na talaga yung bunbunan niya. So dito, mga sis, inapplyan ko na siya ng rebonding cream 1 at pinaprocess ko lang yan hanggang sa magdevelop yung ating rebonding cream. Then after nyan ay papabanlawan na natin siya. At super ingat tayo dito sa pag-a-apply ng rebonding cream 1 na hindi tumama sa kanyang pinakaanit dahil alam nyo naman yung status ng kanyang hair, lalong-lalo na sa pinakabunbunan, mga sis. At dahil sobrang nipis din ng kanyang strands, mga sis, binabad ko lang siya dyan ng 30 minutes. Then after 30 minutes ay pinabanlawan ko na yung buhok ni Madam. And after natin ma-process yung rebonding cream 1 at mabanlawan ng kanyang hair, mga sis, then pinatuyo na natin ang kanyang hair. So as you can see, buhaghag at dry na dry pa ang kanyang hair dito. So ang next na gagawin natin ay paplantsahin. At ito naman yung result ng kanyang hair, mga sis, after namin siyang ma-hair iron. At yun, ang ginamit ko na heat temperature dito, mga sis, is 170 to 180 degrees Celsius. So as you can see, hindi na masyadong kita yung pinakabunbunan at straight na straight na ang kanyang buhok, at the same time makintab na. Then after maplantsa, isusunod naman i-apply yung kanyang neutralizing cream. And this is it, mga sis, after ma-iron ay sinunod namin i-apply yung kanyang neutralizing cream. Then yung application namin ay hindi rin namin pinapatama or sinagad sa pinakaanit yung neutralizing cream. Then babad muna ng 30 minutes, then after 30 minutes banlaw ulit. At this point, mga sis, nabanlawan na namin yung neutralizing cream. Then after nun ay sinunod namin i-apply yung kanyang hair botox treatment. Then babad namin to ng isang oras. Then after 1 hour, babalikan natin siya para i-blow dry. At makalipas nga ang isang oras na nakababad yung ating hair botox treatment, pinapatuyo na natin dito, mga sis. Bali, papatuyoin ito natin ng 100% dry. Then pag napatuyo na natin, papadaanan natin ng pang last iron. Then tingnan natin yung final result or final outcome, mga sis, kung may buhok pa ba si ma'am. Charot lang, mga sis. Tatapusin ko lang itong pag-blow dry natin, mga sis, at tingnan natin yung kanyang final result ng ating pag-reband. At syempre, panoorin na rin natin yung kanyang after wash result na sa dulo ng videong ito. Alright, mga sis, so ito na yung final outcome sa nireband natin, reband with botox treatment. So as you can see, maganda yung naging outcome niya. Ang ginawa ko dyan ay hindi ko masyadong flinaten dito sa pinakatuktok, just to give a bouncy effect at magkaroon siya ng natural effect na din. So kahit manipis yung pinakabunbunan niya, mga sis, nagawan pa rin natin ng paraan para hindi lang maging visible yung anit niya sa pinakatuktok. And aside from that, straight na straight at malambot at makintab ang kanyang hair. At syempre, panoorin naman natin yung kanyang after wash result na sinend sa atin. And this is our client's feedback, mga sis. I-post nyo na lang yung video para mabasa nyo yung aming conversation at kung ano yung masasabi niya sa kanyang hair. At ito naman yung video ng kanyang hair na napaliguan na, mga sis. Talagang bagsak na bagsak, makintab at sobrang lambot. At sabi nga niya, hindi na daw visible yung kaanitan niya na nariband ang kanyang hair. Diba, mga sis, kahit problematic siya sa kanyang hair, lalong-lalo na sa bunbunan, ay nagawan pa rin natin ng paraan. At kung kayo naman ay may ganitong case ng hair na manipis yung strands, lalong-lalo na yung bandang bunbunan, ay huwag kayong mag-alala, pwede rin po kayong magpariband. At pumili lang kayo ng stylist na gagawa sa inyong hair na mabibigyan ng justice na mapaganda yung inyong mga buhok. And that's it for today's video hair transformation, mga sis.
what do you think? Comment your thought below. At kung nagustuhan nyo naman po ang video ito, please don't forget to like and share this video and follow our page, Chading, for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always, mga sisilove. Until our next video. Bye!